Uy, lagpas na ang November 1 ah. Di mo pa din tinutuloy yung kwento mo last year. Tutuloy ko na ba? Oo, pambihira ka naman oh. Nakaraang taon pa yan eh. O sige, tutuloy ko na. May bahay at may dalawang magkapatid. Huwag mo na ulitin! Sige. Doon na yun sa pagpasok sa kwarto. Sige. At dahan-dahan na papasok at didilat ng bata ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niya makikita ang mama niya at kakanta ng Happy Birthday! The end. Hello sa inyo mga kababata. Welcome sa ating YouTube channel. Salamat sa patuloy na suporta. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Sino sa inyo ang nakapanood ng part 1 ng November 1 natin? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na para masaya. Marami kasing kwento ng mga katatakutan noong bata kami tuwing November 1. Kaya maraming bata ang takot na takot. Katulad na tuwing naglalakad kayong magkakaibigan, may makikita lang na bahay na walang tao, mapagkakamalan ng haunted house. Uy, sabi ng nanay ko may multo daw dyan. Uy, di naman totoo ang multo eh. Matapang ka ba? Matapang ako. Baby pa lang ako, matapang na ako eh. Sige, bibigyan ka ng 1 million, tapos pasok ka dyan. Bakit? May 1 million ka ba? Oo, paglaki ko, may 1 million na ako. Pagtanda mo pa yun eh. Ingay naman. Siyempre, bata pa lang ako eh. Pero pag lumaki na ako, magkakaroon na ako ng pera. Psst! Ang ingay niya! Magpatulog kayo! Takba! May multo! Mayroon pang mga kwento sa mga elementary school na ang mga elementary school daw dating mga sementeryo. Okay, ang nakatoka na maglinis ngayon ay ang row 4. Pero kayong apat lang ang maglilinis ha, dahil makukulit kayo. Opo, ma'am! Ha? Uy, Boknoy, okay ka lang ba? May narinig akong kwento. Itong school daw natin ay dating sementeryo. Huh? Uy, di nga. Oo, may nagpapakita daw dito na white lady. Ha? Tayo na lang pala nandito. Nakaalis na yung ibang nasa classroom. Gagsty, bilisan nyo maglinis. Uwi na tayo. Hintay niya ako! Huh? Anong problema ng mga bata na yun? Multo! Ngayon, hindi na masyadong takot ng mga bata. Pero kami noon takot na takot tuwing November 1. Dahil na din sa mga kwento ng mga matatanda. Dagdag pa ang mga palabas sa TV katulad ng Magandang Gabi Bayan. Na kapag ka nanood ka, hindi maaalis sa isip mo yung napanood mo. Isang white lady ang nagpapakita sa harap ng CR nila tuwing gabi. Narito ang panayam ng isang saksi. Tuwing gabi kapag kaiihi ako doon siya magpapakita. Pero matagal ng panahon yun kaya nasanay na lang kami. Kahit na nagpapakita siya sa CR, okay lang sa amin. Ma, iiyak ko.
Samahan mo akong umihi. Bakit? Nandiyan lang naman yung CR ah. Hingin na po na eh, natatakot ako eh. Sige, sige. Sus, hindi naman totoo yung multo. Tsaka tuli na ako eh. Dapat hindi na ako takot. Malaki na ako. Hindi ako takot, matapang ako. Hindi ko na kailangan magpasama. Wow, White Lady! Ha? Huh? Ano problema nun? Eh, makikibanyo lang naman ako ah. Hayaan mo na yun, huwag mo nang pansinin. Matatakotin talaga yun. Bukod sa TV, eh meron din tayo napapakinggan sa radyo noon tuwing gabi. Ang Gabi ng Lagim. Kapag pinakinggan mo, may imagine mo yung kwento. At pupunta si Buknoy sa bahay na bato para alamin ang ingay na kanyang narinig. Ah, nandito na ako. Maglalakad na ako papunta sa pinto. Nandito na ako sa pinto. Bubuksan ko na. Dahan-dahan lang. Gusto mo ba matuto magmaneho ng motor o sasakyan at magkalisensya? Tara na sa Best Driving School. Matutong magmaneho na may sapat na kaalaman at wastong pag-iingat sa kalsada. Best Driving School is located at 1127 J2 Building, Quirino Highway, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. O tumawag sa mga numerong ito. O hanapin si Ma'am Sheila o si Ma'am Lai. Best Driving School, be educated and safe. Hi, Pillow Clouds Pascual. Happy 10th birthday!